Posibleng makasuhan ng pandarambong o plander ang kontraktor at mga opisyal ng National Housing Authority. May kinalaman po ito sa Amanoy, ika ngay substandard na pabahay na itinayo para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. At ang tumutok dyan ay si Tricia Safra. 75 bilyong piso ang inilaan ng gobyerno para sa mahigit 2 milyong nawala ng bahay sa Eastern Visayas nang manalasa ang Bagyong Yolanda noong 2013. Ang plano, magtayo ng mahigit 200,000 housing units sa rehiyon para sa mga biktima. Pero makalipas ang 4 na taon at matapos makapaglabas na ng 60 bilyong pisong pondo, hindi pa raw nangangalahati ang proyekto. Ito ang ibinunyag ng Komite ng Kamara sa Housing at Urban Development matapos ang pag-iimbestiga nila sa issue. The government should have built a total of 205,128 housing units since 2013 when the disaster happened. As of today, 4 years has passed. Only 23,414 housing units are occupied, a mere 11.4%. Bukod dito, ang mga bahay substandard umano. Isang whistleblower at subcontractor ng proyekto na nagngangalang Engineer Camilo Salazar ang nagsabi sa komite na hindi umano sinusunod ng main contractor na JC Tayag Builders ang mga itinakdang specifications ng materyales at yari ng mga bahay. There was supposed to be 10 mm na mga bakal na gagamitin para doon sa structure. Ang pinadala lang po was 8 mm, which he also noticed that some of them were actually rusted. May kalawang na po yung mga ibang bakal. So ito po, tinanong ko, how much would one 10 mm cost? About 115 pesos. And for an 8 mm, according to his testimony or according to what he was saying, it will cost about 70 to 80 pesos. So there's a 30% difference. Billion-billion po to ang pinag-uusapan natin dito. And that amounts already a case for plunder. 80% of the projects, NHA projects, in Eastern Samar was cornered by JC Tayag. Ilang yata, sa late yata, meron I don't know why. We will also ask the NHA to explain why the contracts only went to JC Tayag. Dahil sa mga problema ng proyekto, marami sa mga biktima ng Yolanda ang nananatili pa rin sa temporary shelters. Ang iba, bumalik daw sa danger zones. Sinisikap pa ng GMA News na makuha ang panig ng JC Tayag Builders, pati na ng NHA kaugnay rito. Ipagpapatuloy naman daw ng komite ang investigasyon, pero isasama na nila ang Committee on Good Government and Public Accountability. Pinasisilip na rin daw nila sa COA ang proyekto sa pamamagitan ng special audit. Kailangan din daw suriin ng COA kasama ang DPWH ang structural integrity ng mga bahay. Tricia Zafra, Nakatutok, 24 Oras.